Muli na namang nagpakita ng aktibidad ang Bulkang Mayon. Tuloy-tuloy naman ang tulong at monitoring ng NDRRMC at DSWD sa mga inilikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. May ulat si Gabby Natividad. 21 beses nang yumanig o nagparanas ng volcanic earthquakes ang Bulkang Mayon sa loob ng isang araw kahapon. Ayon ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Bukod dito, nagparanas rin ito ng 10 volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 30 minuto, 186 rockfall events o pagguho ng lupa, at isang pyroclastic event o pagbubuga ng mga buo-buong lava, abo o volcanic ash at gases. Ayon sa PIVOX, patuloy itong maglalabas ng lava. Samantala, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius danger zone ng Bulkang Mayon na sa kasalukuyan ay nakataas pa rin sa alert level 3. Kaugnay dito, nagkaroon ng pagpupulo ang National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at member agencies nito patungkol sa patuloy na pangyayaring aktibidad ng Mayon. Napag-usapan sa naturang pagpupulong ang paggamit ng mga school facilities bilang evacuation centers at ang epekto ng pangyayaring ito sa pagbubukas sa mga klase at kabuuang plano ng NDRRMC upang masiguro ang kaligtasan ng mga evacuees sa mga relocation sites. Samantala, nagpaabot ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Region 5 Field Office, mahigit 33,000 na family food packs na ang naipamigay nila sa mga apektadong pamilya simula pa noong August 24. Ang mga family food packs na ito ay inaasahang magtatagal ng 1 hanggang 2 araw sa pamilya ng 5. Kaisa ang aktibidad na ito sa hangarin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy na masuportahan ng mga apektadong pamilya ng bulkan. Gabby Natividad, para sa Bayan.